10 seconds. 5 seconds left. It's Dyer's bin now. Radiant's band now. Turn to pick. Lion. Radiant's turn to pick. Dusk. And we are back, mga sir, sa ating game number 2 na itong Mineski vs. the Pango. O Raquel Ursa sa katas. Yung heroes dito ng the Pango, Juggernaut, Shadow Shaman, and then Lion again. The ultimate lockdown para side ng Mineski. Oo, talagang secure na secure itong may shackle na, may impale pa, voodoo. No. Paano makakawala? Plus, napakabilis nila dito kumuha ng tower. Oh, and then Brewmaster para side ng Mineski. Control against Ursa. Cyclone lang sa clash, baka may magawa. Totoo. May miss na rin siya dyan, so tingin ko baka i-offlay na nila tong Ursa na to. Yun na nga. Tsaka pwedeng-pwede itong ano, Brewmaster kung mag-front, magpumasok siya dito. Okay lang. Isipin mo bagnet. Ha? Isipin mo bagnet. Ano yung bagnet? Yung pride na liyempo na. Uy, sugrop! Sarap. Crispy pata. Naku. Sa may ano, sa may ano, nasawsawa na. Toyosuka. Toyosuka na may sibuyas. Uy! Sugrop si... Ping, ping, ping! Mali ata yun, nagutom din ako eh. Ribs. Ribs? Huwag na mahal yun, Ribs eh. Sarado yung ribs eh. Umorder kasi ko.
Son, son. Rob Ribs, take 700 kasi okay lang naman sa akin. Maliit na bagay, wag na. Sarado! Wag na, di na. Magano ka na lang, snackaro, alam mo yun? Saan yun, banda? Dun lang, sarap, steak. Mura pa. Saan banda yun? Napakasarap pa. Dun lang, boy. Sa may, shell, sa may shell. Sa may gedli dun, dire-direcho lang, snackaro. Sarap. Malapit sa good, ano, good, good boys ba yun? Diretso lang. Masarap, masarap. Bago sulit, to sa tulay? Sulit. Lagpas sa tulay. Ways mo na lang. Di ba mayama ka naman may pandata ka? Bukas kaya yung ngayon yun? Bukas yun. Hanggang 12. Masarap yun, boy. Snackaro. Snackaro daw, B. Snackaro, masarap. Snackaro. 2H yun, 2H lang. Snackaro. S-N-A. Hindi, walang... Yes. Oh, yun. May si. Snack ka! Ru, oo. Yan. Snack. 5 seconds left! Oo nga. Baka tampal-tampalin kita, boy. Baka makalimutan mo na hindi ka na bayabas. Pangalan mo, Apple ka na. Yan, masarap yan. May Grab food ba yun? Oo, meron yan. Nice. Grab yata, meron. Iced tea sa kanya. Hihi! At least may bago ka nang nalaman, ah. Oh, makakain tayo doon. Sarap doon. Ano masarap doon? Ribs? Steak doon, steak. Steak? Steak daw yan, steak daw yan. Steak. Nice, nice. Daming ano. Anong oras ng tamang usapan? Tamang oras po. Nasa tamang oras yung usapan. De, ano? After netong series na to, mga siguro, pahinga lang 30 minutes. Kain lang. Makikichismis dyan. Oo. Dot pala, ikaw na lang pala, Guinness namin. Solid ko naman. Lina. Solid ko naman. 2 series na ako sa mga guys pa. Solid na solid. Happy. Uy, Lina. Burst damage. Yung kinuha dito ng The Pango. Pero, yun na nga. May sagot naman dito yung The Pango against pag nag-tower push sila dito. Itong Beastmaster naman. Si Nando ba ang guest sa tamang usapan? Hindi, secret. Kasi naposit kami ni Nando noong nakaraan eh. Wala po. Nandoon siya. Nandoon siya eh. Nandito kami. Uh-huh. So, si BYB yata dapat. Kaso may sakit. May sakit-sakit-sakitan. Kaya na lang. Si... Sean. Sean PH. Pring. Oo, bagong-bago yun ha. Malayo yung pinanggalingan nun. So, galing pang ano, Jensen. Oo, panoorin nyo mamaya. Ano maganda dito against Lina? Ano? Templar. Kaso na ba eh? Tinker ata to? Ember. Ba't wala nagtitinker ngayon, no? Wala naman na sa meta, no? Dahil sa travel. Travel, ano, boots. Travel saka, ano, saka TP. Ang dali na dumepensa. Boom! Pak! Para dito kay Moon. Oh, Pak Lords yan. Si Moon. Oh, si Eric din. Pak! Ibang Pak naman yung Pak Gunner. Pak Gunner. Pak Gunner yan. Pak Gunner. Pak Gunner. Nakakagutom naman usapan na yan. Nagugutom na nga kami rito. Di pa kami kumakain. You know, sarap ng sinigang. Tapos, ano, yung taba, laman, buto. Ay, naku! Sinigang, sausawan, ketchup. Very good ka nga doon. Medyo abnormal ka pag ganun, no? Favorite ko yun, boy. Yun yung ano, di ba, misa may kumakain na ano, nakuulam na Milo, pero di ko naman ginagawa yun. Yung mga abnormalities sinigang, ko. Sinigang, saka ano? Ketchup. Pucha ka. Di ko nala... At mga abnormalities yun. May mga ganun tayo. Ikaw, wala kang ganun. Siyempre, literal na abnormal ka niya. Grabe ka naman dun. Sinigang na may ketchup. Ano sa sinahalo mo pa yung ketchup? Ganun? Hindi, tama. Sausawan ko naman lang yun. Parang ginawag ka na. Ha? May sabaw yun eh. Parang... Eh, di masarap. Hindi, nasasarap ko na yun. Oh, parang dugo yun eh.
Katiri ka rin, boy! Sarap ba? Na-miss na-miss na mga asim-asim. Katiri imagine ka mo yan, boy. Ha, sarap. That, ang ako, ginagawa ko dati, ulam ko, uwishi. Uwishi? Masarap yun eh. Oh? Woo! Chichiro yan, masarap mo namin yun. Para ka kumain na rin ng ano, no, ng hipon. Yun yung, ano, yung budget Udo. Talaga ng hipon. Bangus, oh. Bangus na ano. Yung kinakain ko, patata. Patata. Crispy patata, boy. Maalat-alat yun. Ano, ano sinasosaw mo sa ano? Sa may ketchup? Yung sabaw? Hindi. Yun laman lang. Yun laman? Oo. Grabe nga yun. Masarap yun. Oo, yung masarap talaga yung uwishi sa... Ako, dati nung bata ako, uwishi lang ako eh. Pag di ko gusto ulam, bibili ako tres na uwishi. Oo. Tigipiso lang. Tapos patata, yan. Ano, parang di naman nakakabusog yun. Yung ketchup, masarap eh. Grabe ka nga doon. Sinigang na may ketchup. Oo, well favorite ko yun, favorite ko yun. So ito, pakilala muna natin para sa region side, itong Mineski Adjit yung gamit ng Juggernaut, Febby on Shadow Shaman, Ninja Bugik again sa kanyang Lion, Moon on Pac, and then KP sa kanyang Brewmaster. Sa side naman ng The Pango, hindi ko makita, Boss Alo. Yun na nga, itong Oracle ng Slayer, Beastmaster ni Ghosty, itong Lina ni Iceberg, ano, Tuskar ni Vampire, at Ursa ni Naive. Oh, munti ka na ito si Slayer pero maganda yung Ice Shard nitong si Vampire kaya nakaligtas doon si Slayer pero yung stun will connect dito kay Ghostik magkakagawa na naman ng bounty runes. Oh, sino ba kuha? Ajit doon sa kabila and then ay naku apat sa side ng Mineski. Wow, what that, a play. That may ano rin eh no. May bet na gano'n. Bukas pa? No? Bet? Yun, no? Tinamaan dito yung pack. Ice Shard coming from a Vampire. Mano normal ba? Na normal nga, pero makakaligtas na yung pack na yan. Kaso wala na siyang... Oh! Natiban pa. Wala na siyang ano. Oo, oh, diba? Bet ng Bounter. Wala pa. Alam ko ano lang eh. Yung... TI pa. Ito, Ninja Boogie naman. Siya naman ngayon yung i-go dito, pero... On the bottom lane, Ajit versus dito sa may Ghostik. Kaya niya rin naman lane nito eh. Kung sa board lang yung, ano, pwede niya rin naman ikutan lang din ito ang mapatay niya. Ayan ko. And Slayer, nagbabalik din sa may top lane para supportahan naman itong si Naive. Kineri nila yung, ano, ano, yung Ursa Warrior. Nakakita na natin ito kanina sa TNC. Offlane na Ursa, tapos may Brewmaster. Mahirap. Tsaka parang lalasingin lang din siya dito eh. Kaya nga eh. Sino kakalmuti mo dito? Mahirap yan ah. And then, eto na nga yung lumalamang na yung Brewmaster dito sa may top lane. Kukuha pa siya dito ng creeps. Grabe naman dito ginagawa ni KP. Maganda dito starting ni KP ah. Imbis, eh ano siya, pag na-dominate niya yung lane, pwede naman siya agad na gumak dito sa ano, other lane. Well, dito sa bottom lane, Ajit plus Ninja Boogie yung magkasama para sa side ng Mineski. Vampire naman and si Ghostik yung magiging katapat nila dyan. And 10-0 para dito kaya Ajit ha. Pero ganun din naman si Ghostik, maganda rin naman yung kanya nagiging farm. On the mid lane naman, lamang na bahagi. Ito si Iceberg against dito sa Moon, kay Moon. Yun mahirap kasing i-dodge yun eh. Oh, yan, dodge mo normal. Oh! Na kumagat pa nga lang ngayon. Pero nandiyan si ano, Vampire. Oh, surprise, mother. Patay ka na, boy. And Moon, First Blood. Makukuha pa ni Iceberg. Ginamit niya kasi yung orb para lang matanggal yung orbs na itong The Pango doon sa may gitna. Yun nga lang. Nakasabayan siya dito okay? Ni Tuskar. Oo. Okay? XS Vampire. Wala. Meron ba? Boss Alaw, may pabasa ba dyan si Kuya Nick? Wala. Di uso sa kay Kuya Nick yun. Di marunong magbasa yun eh. Bastos kang bata ako. Grabe nga. Nung lumakad ako dyan sa Tomas Maroto, may nakita ako may pabasa. Oh. Ayos ka ako. May pabasa rin pala dito sa may Tomas Maroto. May libre pagkain doon, boy. Oo nga eh. Tapos paglakad ko ng bahagya, uy, katabi nila, beer house. Solid! Solid nga talaga yun. Grabe nga yun. Yung isa pabasa, yung isa pabasa. Mahusay.
Grabe nga ako yun. Tindiga ako nung... Tindi nun. Bahay kasi yung kabila eh. Tapos may isa, beer house yung katabi. Pagkatapos mo magkumpisal, yun na. Nagbibidyoke pa yung kabila. Diyos ko. Oh my God. Yun na nga. Ito, iceberg. Level 4 na siya rito. Si Moon, di na makalapit dito. Meron pang arcane rune itong si Lina. Ayan, touch mo yan. Pero instant, magkoconnect and pero Moon mamamatay. Basic lang dito para kay Asberg. Bit, dalawang game na nga siyang binabog dito nito si ano? Iceberg. Pero meanwhile, itong si ano Juggernaut. Lamang dito sa last hit and deny. Ay, sa last hit lang. Not, meron siya 24 and 1 na deny. And nagbabalik yung pack. Eh, medyo minalas. Nasa bottom lane yung rune. Pero ang ganda ng rune na yun. Regeneration. Para dito kay Iceberg. Taloy na yan. Ano, sakong-sako dito. Para maharas na rin dito si Pakay. No? Control na control nila yung ano, mga runes. Mm-hmm. So, tatlong lanes dito ng... Di naman. Parang okay lang din naman yung tapatan dito sa may top lane. Napag-farm din naman itong Brewmaster. So, tatlong lane, parang decent naman para sa side ng Pango. Yung gitna, baog na baog. Si Moon, bottom lane, nakapag-farm yung Beastmaster. And then top lane, ito rin namang Ursa. Napahirapan na nga siya, pero mayroon pang gagamit pa siya dito ni Toski. Pero Febi, nag-rotate na dito. Oh, may isperan si Febi na nandyan. Nakita. Kailangan na raw eh. Gumala. Oh, di na. Di pero, na shackles. Kumapik lang. Oopsie. Oh, eto naman ang kakitaan dito. Yung 5 minutes bounty run TP out kaya from Ninja Boogie. Pero merong snowball. Ninja Boogie mamamatay. And eto naman sa gitna. Iceberg. Lumalaban kahit dalawa yung heroes dyan ng Mineski. Tatlong bounty run na nga. Itong nakuha na naman ng Mineski. Plus, pero ito tuloy-tuloy lang itong farm ni Aji sa bottom lane. Oo. Meron na siyang face boots. Kaka-deliver lang. Siya rin ang una sa ating last hit. Ang problema nga lang nila rito, yung kanilang mid laner na si Moon, nahihirapan talaga against it sa may Lina. Kailangan lang naman niya ng level doon. So, mamaya, makakapalag yan. Yung kailangan niya rito, magkaroon siya ng coil. And mag-gank din sa ibang lanes. Pero yun na nga, magkakakitaan. Ito si Vampire, pero uy! Ang gandang tulak with the eye shard. Vampire with the play. Oh! Ano pa siya rito ng fog ah, hindi na ispatan ng Mineski kung saan sila papunta. Eh, pero si Slayer, makapag-out din naman. Ayan na, nakita na nila dito. Itong si Taskar. Buy time ang ginagawa dito ni Vampire din. Mm-hmm. Kasi, oopsie, sige. Grabe ka maglabas niyan. Oo, na-shocking naman yun. Shocking? Kasalita kasi. Yun na nga. Ito, nakapag-out naman si Vampire. Nag-drop pa siya ng Deep Wars dito sa may gitna. Talagang papahirapan kasi alam na nga nila na nalulugi dito si Moon. Talagang dinodominate na nga nila itong mid lane. Another words. Nakita pa niya ulit si Ninja Boogie. Grabe naman pangasar dito ni Vampire. Kumukulit lang sila rito. And on the top lane, itong si Naive. Farm lang din yung kanyang ginagawa rito. Itong si Slayer, kumuha rin naman siya ng experience. Pero kanina pa dun yung Taskar, bumaba pa yung level niya dyan. Pero kita mo naman yung last hit and deny na ito ni Iceberg. Napaligiran na nga, itong si Ninja Boogie. Tag team, ginamit na rin dito ni Vampire and then Iceberg with a killing spree. Auto chess? Yun, sali po kayo mga sir. April 22 to 23 po yung ating qualifiers niyan. Then yung main event po natin sa April 29 to 30. So may laban na yan, 23. Matira matibay na dyan. Siguro dala-dalawa per round yung kukunin. Yung link po nandito po sa comment. Pero ito na yung ikot nito si Ajit Hex. Also committed by Ninja Boogie. Ghost Stick, kinamit na yung Roar at tumakbo. Pero na-shackle siya rito ni Febi. Right timing para dito sa may Shadow Shaman. And Febi getting that kill dito kay Ghost Stick. Wawawiw. Naparotate pa rin nito si Iceberg. Pero nabigyan naman ng space na dito. Nakahinga-hinga naman ng kahit pa paano itong si
Moon dito sa mid lane. Invisibility nakakuha ng Taskar, papunta siya rin sa top lane. KP, wala pang ultimate to. Level 5 pa lang yung Brewmaster, papunta na rin. Itong si Naive. Let's see kung mabibigyan ba nila yung offlaner dito ng Mineski. Oh, nagmatapang na. Ito si Naive. Ay, pero may third skill. I'm from KP. Oh, Vampire. May envy ah. Oo, oh, timing lang yung kanyang kinakailangan dyan. Pero alam mo yata, dito ni KP. Apangatin nila bahagya yan. Oh, oopsie! Iceberg, na-ex dito. CP, pero Omni Splash also committed sa kanya. Jit getting that kill dito kay Iceberg. Napakalaki din yun. Bounty para kay ano, kay Iceberg. Napagandang rotation ni Jit. Talagang tinulungan niya rin itong si Moon na makabawi kasi ano na eh, nahihirapan nga dito sa mid lane. Sino pala na nag-game 1? Panalo po ng game 1 ang Mineski po. Oh, game po. Number 2 na nga po. Adjit, kinamin dito yung Blade Fury. Ghosting, kinahabol niya dito. Coil, pwede? Wala. Hindi na naispatan yung Beastmaster. Kulang din sila sa mana. So, ang una sa ating network, etong si Juggernaut. Juggernaut. Tatlong core naman dito. Oy, ng ano, the Pango. Naku, dire-direcho rito. Pangat. Yung si Vampire na coil pa rito, itong si Iceberg na roar naman dito si Ajit, pero patay pa rin si Iceberg mga sir. Oh, lang muna Blade! Nakakuha muna siya ng kill before mamatay pa! Oh! Nakapagsalve pa! Double salve yun! Nabuhay pa nga si Iceberg! Maling tip doon kay ano, natipan, tinipan niya na yung Ninja Boogie eh, bago mamatay eh. Pero siya pa yung napatay. Kala niya mabibigyan na ito si Lina eh. Wow! Iceberg, what a player. Pero Ghostic naman niya yung target dito ng Mineski. Yun nga lang. Apat na naman na bounty rune. Grabe, sobrang gahaman naman ito. Oo nga. Oh, apat na naman. Apat niya. Hindi na kinuha ng Ursa kasi nakakaramdam siya nandun si Ninja Boogie. May TP eh. Meron din silang words doon. So alam nila, alam niya na possible na mayari siya. Yung mga bounties na yan, napaka laking tulong yan para sa mga support. Ah. Oo nga eh. And ito, meron ng drums of endurance. Etong Ursa Warrior. Fuck! Level 8 na siya rito. So, yung progression naman ng farm dito ng Lina, bumagal na rin naman. Siyempre. Yung mga rotation niya kasi, hindi siya yung rotation niya hindi nagiging successful. Nabobosset siya. Imbis na siya yung makapatay, siya pa yung namamatay doon. Yun nga. Pero, lamang na lamang pa rin dito si Ajit sa network. Siya yung nangunguna po, pero may ano na nga, itong si Ghostic. Meron na siyang Vladmurs dito, and diretso yung kanilang pag-push dun sa bottom lane, while yung Mineski naman, trading ang kanilang ginagawa rito. Tier 1 tower naman sa top lane, pero nice pata nila yung Lina sa may jungle. Mukhang mauhulin nila yan, Cole committed, and then ito na rin lockdown kayo from Pebby, pero Naive nagbabalik dito at Pebby yung kanya target. Laguna Blade, mamamatay si Pebby. Makukuha pa ni Iceberg yung kill na yon. Pero eto si Moon, 2 seconds before yung kanyang orb. Na-roar pa siya ron. Not enough na sila lang dalawa. Dapat kailangan nila to si Ninja Boogie para dagdag burst if ever na gusto nilang patay na itong si ano, Iceberg. Lina. Dalawang beses na po yun. Konti na lang yung buhay ng Lina. Nabubuhay pa. Serte. Buenas niya. Tapos nakuha pa nga nila dito yung tower ng Mineski sa bottom lane. Napakagandang vision din na nabigay dito ng Dapango. Grabe yung mga vision. Meron sa ano jungle dito, may sa mid lane at saka sa bottom lane na jungle din ng Mineski. Wala daw siya nakakaroon. Battrip naman talaga. Woo! Sarado na. Ay, ano nga pala ngayon, mahal na araw. Sinasa na naman ako. Hey, sarado. Ay, ano sarado ba? O, wala. Di ko alam, wala ito eh. Sa ano? Wala na, ayaw mo na. Magutom na tayo rito. Sama-sama na tayo magutom. Yun na nga. Trade for trade. Ang mangyayari? Oh, eto na yung Hex. Ninja Boogie. Nasa may punuan. Pero kitang-kita yung kanyang first one dyan. Ninja Boogie. Mamamatay. Easy. Tier 1 tower naman sa gitna. Tinitake na po rito ng Mineski. Napakabagal pa nila dito kumuha ng tower. Unlike dito sa side ng Dapango. Sobrang bilis. Bottom lane. Oh, coil. Kinumit. Dito kay Taskar. Hindi siya nag-snowball, no? Parang binitaw niya pa yung ano. Mastan pa siya dito ng ano. Coil. Pero meanwhile, itong si Ursa Warrior. Oh, naroar dito yung Beastmaster. Ay, Brewmaster Plus. Dalaguna Blade.
Iceberg, makakuha ng kill na yun. Nakuha! Walls Paramis committed naman by Slayer kahit na nagamit yung Omnislash. Iceberg, lalaban pa sila rito. Tanong, mabubuhay ba siya sa Walls Paramis? Mukhang hindi. Slayer, yun namatay. Ah, nabuhay si Iceberg! Pero, oh, ito na yung Febi. Pero yung lockdown, hindi na ibigay kaagad. Ajit, tumakbo na rin dahil nagamit na yung kanyang yung Omnislash dyan. Ay, sayang oh, na-block. Na-block sana. Walang follow-up lang nga. May dagger na ba to si Naive? Wala pa, hindi siya nag-dagger. Going for BKB na nga to. Oh, yun na nga. Hindi naman siya tatalon dyan. Pag tumalon siya dyan, patay na kagad siya eh. Napakadaming hold na itong Mineski. Pero meanwhile, 1K pa lang naman yung kalamangan dito ng Mineski. At still, nanguna pa rin itong si Ajit sa network. Yul Scepter completed para dito kay Lina. Travel naman dito kay Pac. Askar with a double bracer. Oh, nag-shot sila. Gutan. Oh, nakita na nga nila dito si Ghostik. Dalawa lang yung hero dito ng Pango. Oh, the burst damage is there. And then Ghostik. Namatay nga po. Lion. TPing sa top lane. Ito na yung engagement dahil alam na nag-Roshan. Pango. The Pango. Anong lalaban pa sila rito? Yung stomach. Namatay si Mook agad. With the burst damage. Ito si Iceberg. Pero nako, nahuli rin siya rito ha. Walang mana. Wala rin mana. Itong Lina, pero yung stun, nakapag-blade cure si Ajit. Another stun, pero nakapag-use up ng sarili. Makakataas pa ba si Iceberg? Yun ang tanong. Nag-drum sa rito at hindi na makakaligtas. Ito si Iceberg. Killing spree para dito kay Ajit. First thing kills, makukuha naman ng The Pango. Pero kita ko ito yung ginagawa dito ni Ninja Bug. Hindi siya sumasama. Nagpapalevel lang siya dito. Napo-flow niya lang yung mga wave dito ng mga creeps. So. Kasi alam naman niya na nag-TP na lahat, di ba? Yun na nga. Pero, panalo? Opo, panalo po yung Mineski kanina. Ito na po, game number 2 na po ng Mineski versus The Pango. Mukhang mananalo din ata rito yung ano. Game 3 pa nga ata. Oh, pero ito na. Dito na si Pat, Roshan. Roshan, kinukuha na po dito na The Pango. Ramdam ba ito ng Mineski? Hindi. And naibigay nila yung Aegis dito kay Naive. Oh, first 10 kills nga po nakuha ng The Pango. Baby, farming yung stocks dito dahil maayan. Papunta na kasi yung The Pango. At kinuwang pera pa yung kanyang wards dyan. Ito pa yung setup ng skills. Patay kagad dito si AKP. Hindi siya nakapag-ultimate doon. Moon, another kill. No, coming okay. from the Pango. Wow! Game number 3 pa yata. Sabaw. Oh my God! Yun na nga, hindi nila kayang i-defend yung mid lane. Patay itong 2-core ng Mineski while itong si Ajit. Tamang flow lang din ang bottom lane. Pero not enough. Ether Lens naman completed para sa Shadow Shaman. Book level 1. Para naman dito sa My Beast Master. Smoke also purchase para dito sa may Oracle. So mukhang magkakaroon naman ulit sila ng aggression dyan. Hindi sulit yung paglapag dito ng Serpent Words na ito ni, ni Shadow Shaman para lang doon sa neutral, di ba? Na ganun din, nakuha din, tapos plus Serpent Word. Tapos nag-clash sila sa mid. Wala ng Serpent Words. Eh kasi papunta na talaga doon yung The Pango, kaya naman talaga gusto niya kunin sa lansana yung neutral creep. Oh, magkakaroon na ata ng engagement din sa top lane. Febi dropping yung wards to get vision dito sa may top lane, pero hindi niya nahabol itong Beastmaster. BKB completed para sa may ult sa Warrior. Lina naman, dagger yung kanyang gustong bilhin susunod. Malapit na rin yung dagger dito ni Pac. Oh, Ghostik, roar! Oops. Naku, medyo malayo. Sayang naman. Pero Moon, grabe kang mag-TP ah. Harap-harapan. Kitang-kita pa yung TP niya ron ah. Alam mong, yung sa Mineski talaga, may isa talagang mag-BOT sa kanila eh. No? Oh. Kahit na ma-flow dito ng side ng kalaban yung lane, yung other lane naman matutulak at matutulak pa rin. Uy, both daggers. Yung mid laner dito, Pac and Lina, may initiation sila dyan. Pero Ajit, abang lang siya rito. Drums and Yasha lang yung kanyang item. Naive, may BKB na yan. Wala naman siyang dagger.
Oh, the roar will be committed dito. BKB Beur sa Warrior. Agit ginangat niya, pero nakapag-out. And then, nakakontrol nila dito yung mga heroes ng Dapango, ha? Yung stun. Ah! Ito na rin yung finger. Mamamatay yata. Ito si Vampire, pero nakapag-snowball pa siya dyan. Papunta din sa may puck. At makakapag-out pa siya. Hindi. Mamamatay pa rin siya dyan. And then, nakakontrol nila dito yung Oracle, pero stun will connect. Ito na rin Laguna Blade. Also, yung mga Serpent Wars, sinapag na rin. Only Slash, may mamamatay ba? Wala. Ghostick, buhay pa rin. False Promise, also committed dito kay Naive. Buhay pa rin yung Ursa Warrior, pero Ghostick yung mamamatay. KP, hindi pa siya tinamaan ng stun. Iceberg, nakapag-blink dagger out. KP, namatay rin po siya, mga sir. So 13-10 yung score natin. Mineski, lalaban pa ata. Kasi na-commit na rin nila yung buyback ito. Side ng Dapango, napagandang defend naman dito from Mineski ah. Parang hindi sulit yung Aegis dito ng Dapango. Pero may Aegis pa yung Ursa Warrior ah. Pero kasi, ang ganda ng coil dito ng Moon eh. Walang follow-up agad ng pagpasok dito ng ano, Ursa eh. Oo. Sayang. Pero yung BKB doon ng Ursa Warrior ah, yung duration niya mamaya, bababa na yan. And then Moon sa kanyang pack. Makulit na to, yung pack na to. Going for ano siya, Dagon. Parang nga ma-burst niya itong si Oracle sa nasa likod lang. Ang problema dito ng Dapango, pag wala silang na-burst down dun sa may roar na itong Beastmaster, yung lockdown nila dito kukulangin eh. Kailangan nila may mamatay na isang kombuhan. O, eto na nga si KP. Yung stun, magkoconnect pero may Laguna Blade ba? Yes po, hindi na kinailangan yan. And KP will fall dito kay Iceberg. Yung pack naman ngayon, na-set up dito yung stun. Magkoconnect, Laguna Blade! Wasak yung pack dito pero makakapag-face shift naman siya dyan. Dagger out. Ayan na nga, papunta dun sa may double damage. So makakatakbo pa itong si Moon. Muntikan lang siya ron. Yun na nga, pero meron na nga 1K na lamang itong Dapango. But yung kanilang dalawang core nangunguna sa network pa. Nahabol na. Pack naman ngayon, susunod niyang item itong Dagon. While yung Beastmaster naman, level 2. O gagawin niya na itong level 3 na book. Pero tier 2 tower sa bottom lane will be taken out by Dapango. Boots of Travel also completed para din sa Melina. Nag-expire na nga po itong Aegis ni Naive. Pero kita-kita nyo naman yung mga deep words dito ng Dapango. Kita-kita yung galawan dito ng Mineski. Oh. And yung Vision Gaming kasi rito, pabor na pabor sa Dapango eh. Meron silang hook na sulit na sulit. Pero yung Ursa Warrior, hindi siya magdadagger dito ah. Mukhang mag-ano siya rito. Basher. Rekta. Siyempre, para minus 1 agad dito sa side ng Mineski. Iceberg. Pero mahirap yun kapag wala rin siyang ano ah. Hindi, may BKB naman siya, August. Yun na nga. Nuyon, Pango. Nuyon, bakit? Nanap ako na no. Nuyon, Pango. Pango. Ah, Pango pala. Pango tuloy. Brewmaster Ray Jones, pinili niya yung recipe. Ako. Pangarap. Pangarap ka na lang ba? O maging katotohanan ko. Yun no? Napakanta pa nga. Yun na nga po. Pero maganda rin naman yon para sa ano, sa side ng Mineski pa nag-grad. Itong si, kaso matagal pa eh. Matatapos na natin laro eh. Tingnan natin. Ito na po. Bottom tower. Ipupush na dito ng Dapango. Na-scan ng Mineski dito yung Oracle. Rocky, oh, magagaling sa likod. Oh, eto na, kinukagad nila yung Oracle pero hindi nila alam na nandito rin. Surprise. Yung buong squad ng Dapango, labanan na ito. Eto na yung Snowball, patay kagad si Moon. Na-burst down kagad siya doon pero buyback committed by Puck. Si Agit naman dito, pinapatay si Iceberg, nakapag-receptor pa sa sarili pero one hit na lang yan. Boom, patay. Etong si Lina, pwede siya mag-buyback, pwede siya mag-TV rito. Pero lalaban ba? Agit with the dominating slayer na matay. And then the Omni Slash will be committed dito. Naive! Delegado, buyback committed by Oracle. Buyback also para dito sa Melina. Patipi na sila rito sa bottom lane. Pero yung Ursa Warrior, oh my god! And namatay kagad dito si Moon. Buyback yun mga sir. Buyback also by Ninja Boogie. Nagkakaubusan na ng buyback dito. Shrine will be used by Mineski. Pero yung stun, magkoconnect dito kay KP. And KP yung magiging ally sa side ng Mineski. Buyback yung pack. May buyback naman ito si KP.
pero wala siyang ultimate pag nagkataon. Etong si Moon, napaka hindi maganda yung pagpasok niya. Kinoil niya yung isa, di niya alam na mayroong kasama dito yung The Pango ng kampe. Tapos na-burst pa siya. Nakala kasi na nagwa-warding session lang itong si ano, Slayer eh. Madaming namamatay. Papunta na sa bottom, kala nila walang kasama. Pero nandoon yung buong squad ng The Pango. At eto na yung 45, Yusefter, Stan will also connect. Patay dito si Ninja Boogie, kakabayback lang din noon. Dieback yung Lion, mga sir. Makukuha na nga nila itong bottom lane tower. And saktong-sakto pa yung dating dito ng level 3 Necrobook nitong Beastmaster. Dire-direcho yung pagka-push nila rito. Ang bilis ng attack speed nitong si Iceberg. Mantas style completed para sa yung Juggernaut. Pero may magagawa ba yan? Buhay na yung pack. Wala silang Lion dito. 4 versus 5. Ano gagawin dito ng Mineski? Sino unang papasok? May ultimate ba si KP? Wala pa siyang ultimate dito. Yung coil, pwede i-commit. Pero BKB by Naive. Ikot by Ajit. Nakano ko, Naror. Dito yung Beast, yung Abrumaster. Coil. Oh, umamatay ba to? Hindi, napasobra ng tapang. Itong si Vampire. Mamamatay yung Taskar doon. Wala siyang buyback. TP out kagad. Ito na lang, yung support na lang yung mamamatay. Dieback din to, ito si Slayer. So, yun ang nabigyan. Oh, patay pa nga. Oo, pero dahil dun sa nangyari na mega na nga nila itong bottom lane, tapos nabasag pa nga itong tower ng mid lane ng Mineski. At meron pang 5k na kalamangan itong The Pango, na commit na nga rin nila yung mga buybacks nila dito. Pero pwede silang maging aggressive dito, mapatay nila yung Lina, wala rin buyback yung panagkataon. Totoo. Pero mahirapan na dito yung ano ah, Mineski, lalo na yung flow ng ano nila. Talagang mahirap mag-defend pag mega na yung bottom lane. Oo, oh, yung pack, ako madedelay yung item niya rito. Namatay, nag-buyback, namatay. Nahirapan na rin dito si Moon na makaporma. Kasi nabiburst din siya agad dito ng ano, Lina. Eto, Dagger, yung Ursa Warrior. Ngayon pa lang niya binili yan. Waiting na rin sa timing dito ng Roshan. Pero kitang-kita dito ng ano, side ng The Pango. Meron silang Hook plus BKB na rin. Itong si Lina. 40 seconds. Yung Roshan, mabubuhay na. Radiance naman dito ng Brewmaster. Konti na lang. Parang isang 1-5 pata ko lang. Yun na nga, pero... KP. Baan. Meron siyang Midas. Midasin mo na. Perahin mo na yan. Konti na lang. Oh, Juggernaut. Naba siya rito. Nasa yung lockdown. BKB used by Naive. Nako, hindi niya na-dodge yung stun dito. Ito si Iceberg. Saktong-sakto after bumagsak ng Manta style. Na-stun siya ron. And then, Febby yung susunod dito. Two heroes na side ng Mineski. May buyback naman yan. Slayer. Hindi niya na-cancel. Yung TP na yan. And Aegis. Uy, Roshan, nabuhay na. Pwede nilang kunin yan. Up na. Talagang secure na muna nga nila itong ano, Aegis. Oo. Plus cheese na nga. Kasi alam naman nila, yung free wave na yung gagawa dito ng space din para sa side. Win probability nandito sa side ng The Pango. TP coming from Ghostik sa top lane siya. De-depensa. Pero Moon and Ninja Boogie nakaabang lang. Roshan. Makukuha na. Makukuha and Naive getting that Aegis. Dahil doon, nagkaroon na nga na 8k na kalamangan itong The Pango. Plus, wala pa rin buyback itong Lina. Brewmaster, 1k pa para sa kanyang Regents. Kailangan niya yan dahil may Blink Dagger na nga. Ito nga Ursa Warrior, pang-cancel man lang ng Big Blink nun. Pati na rin yung Lina. KP, level 15. Ano yung magandang talent niya rito? Resistance. Magic Resistance, no? Oo, Magic Resistance. Siyempre, napakadaming burst dito. Ano rin? Magical damage ng The Pango. And tier 2 tower sa top lane yung target dito ng The Pango. Objective lang talaga ang kailangan nila. Pero meanwhile, itong si Moon, flow lang din dito ng Mega sa bottom lane. Oo, siya naman yung nag-push dun sa bottom lane. Naive. Top lane ang kanilang target. Ninja Boogie, Febby, KP. And Ajit yung handang dumipensa rito. Walang buyback dito si ano ha, Moon. Pag napita siya. Ang ganda ng Hawk. Kita yung pwestuhan dito ng Mineski. Wala silang sentry. Oh. Kitong-kita.
Ayan yung sentry. May ispata nila yung hook. Tatanggalin nila yan. Pero sa kabila, mayroon ding wards dito. Yung the Pango. Radiance completed. Para sa may Brewmaster. May binenta siya ron. Stick. Hindi yata. Pero maganda rin naman tong Radiance Bandep. Para sa mga alaga dito na Beastmaster. Oh, eto na. Wow! Na blade niya agad kay Ninja Boogie. Pero naku, napasobra si Iceberg dito. Buti na lang. Meron Walls Promise, pero Iceberg, Iceberg lalaban sila rito mga sir. BKB also committed para sa kanya. Ito na yung Fortify to defend itong kanilang racks. Pinofocus nila dito yung Ursa Warrior. Buhay pa rin, na-shackle pero na-cancel agad yan. Igis magagamit, Ajit lalaban sila dito pero na-roar si Ajit mga sir. Yung stun will connect kay Ajit. Mabubuhay pa si Ajit. Nakapag-fury pa naman siya dyan. KP na Yusefter. Stun. Pero ang ganda silence kaya from Moon. Last 4 stop. Oh my god. Bundi ka na si KP ron. Namula silang lahat. At mabubuhay na nga na burst na itong si Ninja Boogie. Bigla siya. Nagulat din siya doon. Oo. And back na lang muna. Para sa side ng Pango, nagamit nila yung Aegis doon. Plus, pero nakuha naman nila itong tower. Top tower ng Mineski. Dahil doon, lumamang sila ng 11k itong The Pango. Kailangan ata nila dito i-pressure ulit dahil down pa yung ultimate nitong Brewmaster, pati yung Omnislash. Pag hinintay ulit nila yan, baka lumamang sa kanila yung Mineski. Pag nakakuha ng magandang kill itong si Ajit, hindi rin mas snowball na ito niya, no? Save snowball para lang dito sa ano, sa Omni neto ni Ajit. Wala, masyadong mabilis yung mga pangyayari na silence din sila dito ni Moon eh. Oh, tip, blink out. Kailangan mo mag-ingat dyan, Mooni. Pero still, ang una, itong si Lina at si Ursa sa Network Plus. Sumasaway naman dito si Ajit. Oh, yung Hex, yung next item dito na itong Lina. Double damage siya sa bottom part. Hindi na rin naghihiwalay dito yung hero ng The Pango eh. Kasi kung may maiwalay anytime, pwedeng mag-TP dito yung ano, backpack. Mapipitas lang dito yung ano, isa sa side ng The Pango. Pero ano na nga, may completed na nga dito kay Ursa itong ano niya, abisan. Nag-sod na nga, sir. Let's do this. The Pango, naka-esody nga sila. Papunta sila sa top lane. Pero hindi, abang lang sila dito sa gitna. Kung sino man yung de-depensa. Pero wala yung tunay dyan. Naka-manta style lang itong si Ajit. Naive. Pero kailangan na din nila mag-ingat. Kasi meron na ngang primal split itong si KP. Kung naka-ano yun. Trabaho yung ano, catapult to. Basag. Mega creeps na nga din itong mid lane ng Mineski. Magi-game number 3 pa nga po ito mga sir. Hehehe. Hex, bili mo na, Lina. Kailangan mo yung Hex. Bili mo na, Lina. Wala si Bimbo. Yes po, wala po si Bimbo. Masaya si Koenig nito. Plus 1 siya eh. Oo nga. 1.5 sure, ba? 1.5. Sure panalo, no? 1.5 ang plus 1. Sabi ko nga sa kaya, game winner, pwede pa eh. Hex, eto na. Kompleto na para kay Iceberg 11-3-8 sa kanyang Lina. Binaog niya rito si Moon. 2-7-9 itong pack ni Moon. Yun na nga. Inaantay lang din nila itong timing ng rush. Yun na nga. Nagbilian na nga ng item. Dagon na, ano? All in na nga. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Sod coming from Mineski. May mahuhuli ba sila? Nasa bottom lane itong Lina. Alam niyang Mineski ang kaya nagmatapang sila ngayon. Apat sila magkakasama yung pack, yung de-defense sa gitna. Wala. May travel sila. Naman sila dyan. O, sino maiispatan? Malalaman na nagsod sila kasi walang nagde-dep eh. Walang nakikitang hero dito sa side ng The Pango itong Mineski. Okay. Kitang-kita. And Ursa Warrior, kompleto na yung kanyang Abyssal Blade. Another lockdown para sa kanilang sa kanila. And maganda rito, kaya sumolo kill na nitong Ursa. Yung dalawang support dito, kung mga ngamba sila magpakita eh. Yun nga. Meron nga sight of vice itong si Lina. Plus timing na lang makilis ang iniintay. Desolator, next item ng Ursa Warrior. Talagang palaban na nga.
Tsaka... Ina naman. Ito, nagpupuno-puno lang siya. Naghahanap lang siya ng mga umaano dito. Kumigilid-gilid na heroes ng Mineski. Hindi na rin nakakapag-form itong kanya. Wow, nasa bahay na lang sila ngayon. Inaantay na lang nila yung mga trips na dumating para sa kanila. Parang tai-tai na lang. Tai-tai. Nakakukuha nila dito. Pero sa bottom lane manggagaling itong the Pango. Easy Pango daw, sabi ni Kuya Nick. Hey. Baka naman. Oh, naku. Ito na kagad yung burst damage sila. Naroon pa kagad. Patay si Jit. Walang buyback yun. 7 seconds down. Wow. Kulang ng 1,000. Itong si Jit. And mega kill para dito kay Iceberg. Tatapusin na nga nila ito, sir. Walang buyback itong si Aji. Ang ganda ng smoke na ginawa ng Pango doon. Nabigla siya doon eh. Paano de-depensa? 4 versus 5 yung labanan dito. Wala din vision dito yung Mineski doon eh. Dinrap na nila yung mga Serpent Wards. Pero ang layo pa noon ah. Antay lang nila na ano mawala mag, mawala itong ano eh. Mawala itong Serpent Wards. Tsaka dapat meron ready vision dito yung Mineski eh. Sa mga ano... ano nila, high grounds nila. Tingnan natin, eto na. Aangat na dito yung Dapango. Mega creeps yung gusto nilang kunin. Oh, ngat-ngat, very good yung ano, rocks. Makukuha ata nila, pero split coming from KP, takbuhan na ito. Sabi ng Dapango, walang nahuli. Roshan is up na rin. Wala pa. Iyan lang nga, wala na rin mong skill pero buhay na nga din itong si Ajit ah. Naku, pwede na silang mag-ano dito, diretso, wala nang ultimate yung Brewmaster. Smoke, wala na to, decidido na yung ano dito, Mineski. Oh. Desperate move na yung gagawin nila rito, smoke. Uy, naku, nagkamali pa sila ron. Akala nila tunay yung Beastmaster. Kita mo yun. Na-commit pa nga yung ano, yung coil. At ngayon, Dapango naman yung mag-i-smoke. Iceberg na sa bottom lane. Gusto niyang pumitas. Yun lang! Roshan, 25 seconds pa. Oh, dagon. Antay na nga nila. All-in na yung pack. All-in. Walang buyback. 6 minutes din itong ano. Oo. Oh, ito na naman yung initiation nila pero nakaikot naman yun this time. Ito si Ajit. Pero Roar will be committed dito. Ay, another hack. Laguna Blade. Finger binigay na rin dito. Kinangat niya si KP. Wala siyang ultimate niya mga Sir Force Promise. Committed by Slayer. Patay kagad si KP rito. Killing spree para kay Ghostik, Ajit, and the squad. Tumatakbo ngayon pero Mega Creeps na lang yung target dito ng Dapango. Moon, ano ang yung gagawin? Kinol niya dito yung dalawang hero. Wards will be committed by Febi. Pero madedepensa mo ba yan? Hindi na ata. Mami Mega Creeps ata rito yung Mineski mga sir. Another Abyssal Blade coming from Naive. Hex also will be committed dito kay Ajit. Ajit Delgado. Pero nakapag-battle start dyan. And naka-ultimate pa. Oh, muntikar na yung Lina. Pero nakapag-use center siya. And the blink out. Moon na Delgado. Nabash at namatay. Wow. Wala silang napatay dito sa side ng Dapango plus walang buyback itong si Blue Master. Grabe naman. Snowball save coming from Taskar and Mega Creeps na nga po dito. Oh, pumasok bigla dito si Ghostik. Baby yung kanyang target. Iceberg nagbabalik na rin dito. Puno na ulit yung kanyang buhay. Hex will be committed. Pero Ajit, mamamatay ba yan? Hindi, hindi. Kulang na yung kalirang damage dito. Nako, nabisa play dito siya. Ninja Boogie, nabulak. Nuror. Pero Ajit mamamatay. And dieback yun. It's time to say GG para side ng Mineski. At magkakaroon pa tayo ng game number 3. Wow. Sabaw. Napakasarap. Ang sarap. Kumain muna. Totoo. Hindi ka ba kumakain? Very good ka nga dyan. Hey, ako'y gutom na Pero ang ganda ng laban mga sir ha, kahit na hindi. Hey. Diba, ganda yung laban mga sir. Si Iceberg, ang ganda ng early game niya. Talagang laging binubugbog niya si Moon sa lane. Talagang ano, tsaka yung mga pasok dito ni Moon eh. Pagkapasok niya, namamatay siya agad. Hindi siya maka-out eh. Oo. And ito naman si Naive din. Sobrang consistent ng Ursa Warrior. Iniisip ko sa lineup ng Mineski, mahirapan tong Ursa Warrior eh. Totoo. Pero pinakita niya ron, di ko naman kailangan maging aggressive. Ba't ako magdadagger agad? Farmer lang muna ako, diba? Ano muna? BKB, and then drums,
talaga namang sulit yung kanyang mga item din dito. Siguro dahil maganda rin yung early talaga ni Iceberg. Nandun naman lahat ng damage, pati yung mga follow-up skills na kay Iceberg na. Kulang din sila naman pang save dito kung kay, ano eh, kay Juggernaut. Lalo na pag nahuli. Roar! Tapos Sight of Vice. Oo, ang dami lang pang huli. Mm. Kahit umigot itong Juggernaut, mayroong Beastmaster na mag-roar. Talaga makakontrol nila dito si Ajit and kinulang na nga sa damage itong side ng Mineski. Napilita namang magdagon early itong pack. Yun, alam, kulang pa rin talaga eh. Andami. Tsaka napakaganda dito ng Oracle para sa ano eh. The sustain is real. Sustain. Tsaka kung ma-finger man, ano eh, sakong-sakto sa second skill niya eh. 100 ano yun eh. 100 na sa magic. Oo. 100%. Reduction no sa magic. Walang damage talaga. So, doon po magtatapos itong game number 2 natin. The Pango, nakabawi naman ngayon. So, meron pa tayong game number 3. Huwag kayong alis mga sir. Short commercial break lang. Kakailan din siguro kami saglit. And we will be right back.